TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Huli na para magsisi ka. Naniniwala akong hindi pa huli ang lahat. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, handa akong tuwirin ang lahat ng pagkakamali ko sa inyo. Pupunan ko ang lahat ng naging pagkukulang ko. Merlita, pakiusap. Magsimula tayong muli. Mapatawad man kita, hindi na kami babalik pa ng anak mo sa'yo. Merlita. Ayaw na kitang makasama. Hindi na kita mahal. Talaga bang wala na akong puwang sa puso mo? Wala na. Kaya huwag ka nang umasa pa, Doroteo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Isang hayahay na hayahay Wednesday, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Mula po sa Yes FM Manila, ako po ang DJ na MIT, Tanya Chinita, na magbibigay solusyon. Pwede rin namang konsumisyon. Isang upo ang dramahan, isang upo ang iyakan, isang upo ang yamutan. At kapag alauna na, drama na! Opo ata, sa araw na ito, hindi po natin uli makakasama si Christine. Bigyan muna po natin siya, si Mama Christine, bigyan muna natin siya ng time, mag-refresh at sa puyat at pagod po yan. Medyo napuyat at napagod po gawa ng itong nakarang araw, eh medyo, nararamdaman si Riley. Pero okay na po si Baby Riley today. And bukas, hopefully, makasama na natin siya kapwa. At eto na nga, ang ating programang inaabangan, pinagkukumpulan, programang pinag-aawayan, at kinakikiligan ng buong mundo, ang TLC The Drama Special Interactive. Involve ka dito, kaya naman kapwa, i-ready nyo na ho yung ano nyo, mga social media accounts nyo na, dahil eto na ang hugot natin for today. Hugot Code, let's go! Kung dumating ang pangalawang pagkakataon sa buhay mo, pahalagahan at gamitin mo ito para isaayos ang lahat ng mali na dumating sa buhay mo. Kung dumating daw ang pangalawang pagkakataon kapwa sa buhay mo, pahalagahan at gamitin mo ito para isaayos ang lahat ng mali na dumating sa buhay mo. Ikaw ba? Alam ko, halos lahat sa atin talaga nakaranas maging pasaway na anak, pasaway na asawa, most of the time, di ba? Oo, pero magugulat ka isang araw, di ba? Nagpapasalamat ka kasi yung asawa mo, yung nanay, tatay mo, hindi madamot sa pagpapatawad, iiyak na lang. Di ba? Kakausapin ka na lang, tapos papatawarin ka, tatanggapin ka, bibigyan ka ng second chance. Di ba? Share nyo naman kay Tanya Chinita po yung mga kwento nyo ng second chances sa inyong buhay. Opo, hindi para malaman namin mga personal mong problema. Opo, hindi naman sa ganon. Kundi para magkapalakasan tayo dito, no? Palakasan. Gym. Bodybuilder. Oo, at syempre kapwa ko, para maka-involve ganito po ang gagawin. Hanapin niyo po sa Facebook, Yes FM Manila. Again, sa Facebook, Yes FM Manila. Hanapin mo po yung Facebook namin. May blue na check yun. Merong 1,200,000 plus likes. Mag-VM ka doon. Yung sikat na sikat ngayon, yung VM. Okay? Sa VM po, kaya may chat-chat na yan. Di ba yan yun? Kapag ano yan, nahanap mo na yung chat ng Yes FM, hanapin mo po yung microphone. At kapag pinindot nyo yung microphone, lalabas po yung bilog na pula, nakasulat record. Yun po yun! Oh my gosh! Opo, yun po yung pulang record. Nakasulat record, opo. Pulang bilog pala. Opo, nakasulat record. Yun po yun. Hindi po voice, wala po kayo makahanap na voice message, nakasulat record po. Okay? Opo. Mape-play po natin kasi yan dito sa programa natin, TLC The Drama Special. And of course, tutweet natin sabay-sabay. Pag nag-tweet po kayo sa Twitter, hashtag nyo lang TLC TDS Chance. Again, TLC TDS
chance. And of course, sa Viber, save niyo po number ko naman para tayo ay mag-chat-chat naman. Oo. 0915-2878-000. 0915, excuse me, 2878-000. Mag-chat-chat po tayo sa Viber. And of course, ano pa, nakalimutan tayo. Walay na, walay na. Let's go. Comment. Opo, makikita nyo sa Facebook automatic. Pwede po kayo mag-comment kung kayo tinatamad ho mag-VM. Pero mas maganda sisipagin kami mag-VM para sumikat kayo, di ba? Nationwide, worldwide. And hello din sa mga ano, nakikinig sa atin via www.yesfm.com.ph. Yung mga mayayaman na naka-internet. Hindi. Mga OFWs natin. Pantanggal homesick po. Salamat. Eto, basahin natin si DJ. Sabi niya, comment niya sa Facebook ng Yes FM nila. Yes po, Mama Tanya. Personal experience po yan. Hindi pang 2 or 3, pero madaming chance ang binigay sa akin. Pero now, I've grown, mature na, and unti-unti po akong bumabawi sa mga magulang ko. Kaya sa mga nagsisimula pa lang, pasakit sa parents nila, payo ko po, huwag niyong gawin yan. Isipin niyo ang sakripisyo nila para sa inyo. Pabati po ang Rampage 63 Vape Shop, Terminal Mall, Plaridel, Boss Gary, The Vape Shop, Papa Jill Kingsley, at sa lahat ng vape shop ng buong Bulacan. Maraming salamat po. More power. Oo, alam nyo yung mga nanay at tatay nyo? Oo, hindi na lang yan, Akibo, na iyak na lang yan kapag bago sila matulog sa gabi. Hindi pinapakita sa inyo pag pinapasama nyo loob nila. Hindi pinapakita sa inyo pag naiyak sila. Tapos wagas kayo makasuwail na anak, di ba? Oo, maging sensitive tayo. Hindi habang buhay, andyan ang mga magulang natin para maunawaan tayo. Pag yan nawala, wala nang iintindi sa mukha mong pasawa. Ito naman sabi ni Abby Nisperos. Miss Tanya, share ko lang po, nagkahiwali kami ng boyfriend ko for almost 2 years. Iniwan niya ako ng walang dahilan. Nawala siyang parang bula. Basta bigla na lang siyang nawala, Miss Tanya. Pero ngayon, humihingi siya ng second chance na ituloy ang relasyon namin. Iniwan niya ako kasi para makapag-focus daw po siya sa study niya. Ngayon po, graduating na siya ng criminology at kaya niya na daw po ako panagutan. Ito po kami ngayon, masaya na. Hindi naman po masama, Mama Tanya, magbigay ng second chance eh. Basta sa taong deserving na pagbigyan nito. Alam, di ba nakakainis siya mga taong ano? Bigla na lang nawawala. Diba? Yung ano, walang pasabi-sabi, wala man lang goodbyes, wala okay, thanks, bye, wala man lang ganon. Oo, wala man lang chat na, ay nako, chat kahit sad face, mga ganon. Bila na lang nawawala, ano, walang, diba? Pero si ate, katulad ni ate, si ate gracious siya. Mapagpatawa, diba? Si ate Abby Nisperos. Congratulations sa mga ganyang ugali. O diba, sabi siya pa nagpapatawad, sumasay eh. Oha. O makinig tayo ng, tweet muna. Ito sabi ni Abby Nisperos, tweet niya. Everyone, hindi pala yun. O, dapat po, sabi niya, kailangan po lahat magbigay ng second chance. Pero, pag third, pang-aabuso na po yan, huwag po namang martyr. Sabi pa ni Leanne Kathleen sa Twitter, binigyan ka ng second chance kasi po mahal ka. Hashtag TLCTDS chance. O tama, pag binigyan ka ng second chance, kapag nakakasama po pa yung tao despite ng ginawa mong kalokohan sa kanya, love ganyan Oy, kinikilig yan. Abuso. Sabi ni Mr. C sa Viber, Miss Tanya, tama po. Dahil hindi lahat na nabibigyan ng second chance, kaya pag nabigyan tayo ng pagkakataon, make the best of it, out of it, para hindi na ulit mangyari ang nakaraan. Thank you so much. Makinig naman tayo ng mga VM o voice messages. Pakinggan natin. Ito si, unahin natin si Annaline Kokilya. Pakinggan natin si Annaline. Mayong udto DJ Tanya o DJ Testindera. Ang masultin ako sa kotaro. Pa? Tinood jud. Patay ako. Buabot ang kaduha nga. Oh my God. Pagkakataon. Dapat din animo sayangon. Kung sa imong mga nabuhat nga dili sakto. Apo. Dapat imong isakto para para masaya. Para mabawi nimo ang imong mga nabuhat nga dili maayo. Mm-mm. Sayang ala. No.
saya nga lang ang isa katuin. Wag lang, wag ayaw lang ang duhang pagkakataon. Paki-greet day ko sa akong family sa Bohol, sa Pitugo Bohol. Sa akong mama, sa akong papa, basta sa akong family o sa mga relatives na ako dito. O paki-greet mo po dire na ako sa akong kagalingon dire sa Valenzuela City sa Parada. Ay, sige po. Yan, kala ko naintindihan, kala nyo lang yun. Sabi ni ate, wag daw sayangin yung binigay na chance. Yung mga mali daw itama, diba, yun yun. Kala nyo, naisaan nyo ako? Hindi, no, excuse me. May Webster ako dito, katabi ko. Kaya ko din yan, no? Kala nyo. Ay, nako, ito pa, VM, makinig tayo mula kaya. Ito, VM ni Mincidor. Sino to? Mincidor Kimberlyn. Pakinggan natin siya. Mama Tanya, mahirap kong bigyan ng second chance, lalo na sinaktan ka. Baka mapatay ko yun. Baka daw mapatay niya kapag ano, nagbigay siya ng grabe. Grabe. Katakot si ate. Mapatay agad. Si Karina! Wala, pakinggan natin. Karina! Hello, hello po. Magandang tanghali. Para sa akin, kung ako ang bibigyan ng bagong ano nang bigyan pagkakataon ang anuhin ko, syempre unahin ko yung mga anak ko. Apa? Syempre sila ang priority ko bago ang love life. Kasi may ang anak hindi napapalitan yan, pero ang love life marami dyan. Kaya ako sa mga anak ko ipokus ang attention ko sa kanila, kaya sa mga anak talaga ako. Thank you po. Thank you din. Ako pala si Karina ng Bulacan. Opo, salamat. Sabi po ni Ate Karina, pag daw siya nabigyan ho ng ano, ng second chance, unahin niya hong ayos yung mga anak niya. Nga naman, kasi nga naman yung jowa, dyan lang naman ako pupulot. Pero yung mga anak po, yan hindi napapalitan. Tama, no? Dami kaya natin pampalit. Hello, wow, uy. Oo, VM pa, VM. Nag-enjoy tayo sa VM. Pakinggan natin si Sha Modesto. Ang second chance, hindi yan mahirap ibigay sa taong karapat-dapat, pero kailangan mo din bigyan ng importansya. Ayun, may nag-text sa'yo, nag-vibrate. Oo, sabi sa Twitter ni Jennifer, what if, Mama Tanya, kung ikaw yung bigay ng chance, pero lagi ka pa rin babaliwalain. Hay, naku po. Tama. Ay, naku. Walang masabi. Ito sabi ni John Paul sa Twitter din, not all person deserves a second chance. Kailangan lahat ng chances pinapahalagahan. Correct, tama. Ay nako, umpisa na nga natin ang drama natin, oo. Ang mga bibida ngayon, si Doroteo Christopher ng Love Radio Manila, bilang Dino Rico Parniero ng Yes FM Manila, si Marlita Cara Carino sa Yes FM Manila, Dayang Rakitera Love Radio Manila, si Ingo Lala Bandera sa Yes FM Manila, at si Mother Rica Hera ng Yes FM Manila. Ito po ang kwento ni Doroteo, pero bago yan, binabati ko, nakikinig sa atin, mga pabiyahing dasma, sina Ma'am Rose, Pedrina Manfloy Jurado, Aubrey Mayor, at Kuya Nato Muno. Yan, maraming salamat po from Malia. Yan, thank you kapwa, and of course, ito na! Opo, ilakas na ang volume ng inyong mga headset. Ito na po ang kwento ni Doroteo dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hashtag TLC TDS. Chess! Oh, Doroteo, insan, naglalasing ka na naman. May problema ba? Nahaalala ko lang si Merlita. Nagisisi ka na ba sa ginawa mong pangiiwan sa asawa mo? Oo, insan. Napagtanto kong mahal ko pa rin pala ang asawa ko. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Hindi ko siya dapat iniwan. Eh kung ganun ang plano mo, eh paano na si Yvette? Hiniwalayan ko na si Yvette. Dino, gusto kong bumalik kay Marlita. Kaso, natatakot ako na baka hindi na niya ako tanggapin. Insan naman, subukan mo pa rin bumalik sa kanya. Ipakita mo kay Marlita na nagsisisi ka na.
Eh, baka maawa siya sa'yo at tanggapin ka niya ulit. Doroteo, gawin mo kung ano ang tingin mong tama. Huwag kang sumuko. Oh, gulay! Sariwang gulay! Bili-bili na kayo! Mga suki, bili-bili na kayo! Murang-mura lang! Sariwang-sariwa pa! Merlita! Oh, bakit Ate Dayang? Tingnan mo yung nakaparadang jeep dun sa may tapat ng butika. Diba, jeep yun ni Doroteo? Oo nga no. Ibig sabihin, nasa paligid lang si Doroteo? Aba, wala. Hindi ko siya makita. Eh, saan kaya nagtatago yun? Sigurado ako, Merlita. Pinagmamasdan niya tayo. Kinalimutan ko na siya. Bahala siya sa buhay niya. Eh, paano kung magkita uli kayo at sabihin niyang babalik siya sa'yo? Tatanggapin mo pa ba? Ate Dayang, minsan na akong nagpakatanga para sa kanya. Marami na akong inaksayang luha. Ilang beses din akong nagmakaawa. Iniwan niya pa rin ako para kay Yvette. Ayoko nang umasa at ayoko nang masaktan. Ay, grabe. Nakakapagod. Pero buti halos naubos yung mga paninda natin. Oh, nandito na tayo. Ay, Merlita! Tingnan mo to, oh! May 3 pulang rosas na nakaipit sa gate. Oh, mano. Kanino kaya galing? Baka naman galing sa mga manliligaw mo, ate. Siguro. Pero pwede ring para sa'yo. Ako? Magkakaroon ng manliligaw? Oh, bakit ka natatawa? Eh, pwede ka rin namang magkaroon ng manliligaw. Iwalay ka naman sa asawa. Sa akin galing yan. Doroteo, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para kumustahin ka. Bakit? Ano bang pakialam mo? Akala ko ba eh, hindi ka na magpapakita sa kapatid ko pagkatapos mong sumama kay Yvette? Nakipaghiwalay na ako kay Yvette. Ano ngayon ang gusto mong palabasin, ha? Ayos na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Merlita. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. At iniwan ko si Yvette dahil napagtanto ko, mahal ko pa rin ang asawa ko. Gusto mo kong balikan, ganun ba? Oo, Merlita. Hindi mangyayari yan dahil hindi na kita mahal. Ang kapal din ang mukha mo, no? Pagkatapos mo kong saktan, anong akala mo sa akin, Boba? Nagkakamali ka, Doroteo. Ang isang lalaking katulad mo, hindi minamahal. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako sa mga paandar mo kasi hindi ako naniniwala. Merlita. Lumayas ka sa harapan ko. At kahit kailan, huwag ka nang babalik pa dito. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na maibabalik pa ang pagmamahal ko sa'yo. Layas! Merlita, anak. Mukhang may problema yung anak mo. Tignan mo, oh. Kanina pa matamlay, tsaka walang ganang kumain. Ganun po ba? Ingo, anak, sagutin mo ko. May problema ka ba? Mama, hindi na po ba babalik si Papa dito sa bahay? Diba, nasabi ko na sa iyong dahilan, iniwan na niya tayo. Eh, ma, kasi po, sa school, tinutukso po nila ako na wala akong tatay. Sino ba yung mga kaklase mong yan? Pagsasabihan ko. Hindi lang po yun, ma. Sa darating po na Father's Day, sino po isasama ko sa program? Eh, anong ginagawa namin? Di syempre kami ng mama mo. Pero Lola, tatay po ang kailangan ko. Ipapakilala po kasi namin sa harap ng klase ang mga tatay namin eh. Eh, anong magagawa natin kung wala na ang tatay mo? Meron pa po akong tatay. Baka po pwedeng kausapin niyo si Papa para samahan po ako sa school. Tsaka para pagsabihan po yung mga kaklase kong nangaaway sa akin. Ma, please. Ako, Merlita, paano ngayon yan?
Oo, sige, Ingo. Kakausapin ko ang papa mo kapag nagkita kami. Ito na, Doroteo. Huwag kang kabahan. Kaya mo to. Teka, ayos na kaya ang itsura ko? Okay na. Flowers, ayos. Naku, Lord. Sana umubra itong pakulo ko. Teka, saan pala ako magtatago? Doon. Ayan, handa na ako. Sandali lang, nariyan na ako. Naku, makapagtago na. Teka, sino yung kumakatok? Wala naman tao sa labas. Teka, ano to? Bakit may teddy bear dito? At may dedication pa. Teka. Mahal kita. Sino kayang loko-loko nagbigay nito? Total naman, iniwan ka lang sa harap ng bahay namin. Eh, sa akin ka na lang. Ang cute-cute mo talaga. Ayan! Tagumpay! Ano kaya ang sumusunod? Teka, ito kayong mga bulaklak. Ilapag ko na lang dito. Okay. Nakakainis na, ha? Teka, bakit may bukay ng red roses dito? Wala namang tao. Ay naku, teka nga, makuha nga. Ay na, I love you, pambwisit. Ayan! Tagumpay uli ako. Teka, ano pa kaya ang pwede kong gawin dito? Merlita! Ikaw? Sabi ko na nga ba, ikaw ang nag-iwan nitong teddy bear at roses dito sa tapat ng bahay ko eh. Pasensya na. Nagustuhan mo ba? Hindi. O, ayan yung mga basura mo. Pero Merlita... Hindi ko kailangan ng mga to. At kahit anong gawin mo, eh hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Ganun ba? Sige, alis na ako. Sandali! Huwag ka muna umalis. Bakit? Si Ingo, kailangan niya ng tulong mo. Sige, anong kailangan ng anak ko? Ingo, anak, nandito na ang papa mo. Ingo, anak! Papa! Papa! Akala ko po, hindi na kayo babalik. Namiss ko po kayo. Ako rin, anak. Sabi pala sa akin ng mama mo, eh, kailangan mo raw ako para sa school program ninyo. Pumayag na ang mama mo na magkasama tayong dalawa. Yay! Makakasama ko na si Papa sa school! Yay! Doroteo, tandaan mo, hindi namin utang na loob sa'yo yung gagawin mo dahil obligasyon mo yan. Alam ko. Kapag natapos na yung program, balik na ulit tayo sa dati. Marlita, huwag mo naman sanang ipagkait sa akin na makita at makasama ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Ma, sige na po. Payagan niyo na po si Papa. Please. Sige. Mapayag na ako na dalawin mo ang anak natin. Mama! Nadidito na po kami ni Papa! Sandali lang! Bubuksan ko na ang pinto! Pasok na kayo. O ano anak, kumusta na yung program nyo, ha? Ang saya-saya nga po namin ni Papa, di ba, Papa? Oo, Merlita. Nga pala, para sa'yo. Mama, ganyan din po yung kinain namin ni Papa kanina. Masarap po yan. Tanggapin nyo na po. Akin na. Merlita. Tapos na ang trabaho mo. Makakaalis ka na. Huwag mo naman akong paalisin agad. Eh, ano pa bang gagawin mo dito? Gusto ko pa kasi kayong makasama. Pinayagan na nga kitang makasama ang anak ko eh. Huwag mong abusuhin. Sige na, makakaalis ka na. Ma, huwag niyo pong paalisin si Papa, please. Ingo,
kailangan na niyang umalis. Pero bakit po? Dahil hindi ko na gusto manatili dito ang papa mo. Pero bakit po? Sige na. Aalis na ako, Merlita. Ingo, sa susunod na lang tayo magbanding ulit, ha? Pa, mahal niyo pa po ba kami ni Mama? Oo naman, anak. Mahal ko kayo ng Mama mo. Kung ganun po, bakit hindi po kayo magkasama? Ginagawa ko naman ang lahat, anak, para mapatawad ako ng Mama mo sa mga nagawa kong kasalanan. Sige na, Doroteo. Bye, anak. Merlita. Merlita. Doroteo, bakit ka nandirito? Binibisita ko ang anak natin. Tulungan na kita dyan. Wag na. Kaya ko na to. Marami kang nilalabhan. Ako siguradong pagod ka. Huwag ka na mahiya sa akin. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi nang hindi ko kailangan ng tulong mo eh. Merlita, hindi ako pumunta dito para makipag-away. Nandito ako para... Para ano? Para magbigay ng pasakit sa akin? Alam ko sobrang-sobrang sakit ang naibigay ko sa inyong mag-ina. Pero pinagsisisihan kong lahat yun. Maniwala ka sa akin. Napagtanto kong kayo ang mahalaga sa buhay ko. Na kayo ni Ingo ang kukumpleto sa buo kong pagkatao. Kaya ito ako. Nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa inyo. Pakiusap, Merlita. Huli na para magsisi ka. Naniniwala akong hindi pa huli ang lahat. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, handa akong tuwirin ang lahat ng pagkakamali ko sa inyo. Pupunan ko ang lahat ng naging pagkukulang ko. Merlita, pakiusap. Magsimula tayong muli. Mapatawad man kita, hindi na kami babalik pa ng anak mo sa'yo. Merlita. Ayaw na kitang makasama. Hindi na kita mahal. Talaga bang wala na akong puwang sa puso mo? Wala na. Kaya huwag ka nang umasa pa, Doroteo. What can I say to make you change your mind? To have the chance to turn the hands of time back to the days when you were mine. Just give me one more chance for one last time. Merlita! Singo! Mataas pa rin ang lagnat niya hanggang ngayon. Nung isang gabi pa siya ganyan, pinahilot ko na nga siya kay Mang Ambo kanina. Baka ako may bali kaya nilalagnat. Mukhang kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Paano po kaya ito? Wala akong naipit na pera eh. Ganun ba? Paano natin mapapadoktor ang anak mo? Subukan po kaya nating umutang ulit sa mga kapitbahay. Nako! Ang dami na nating utang sa kanila! Bakit hindi ka na lang humingi ng tulong kay Doroteo? Ma, ayoko pong humingi ng tulong sa lalaking yun. Anak, may obligasyon si Doroteo kay Ingo dahil siya ang ama nito. Merlita, siya lang ang pwede nating malapitan para maipagamot ang apo ko. Sige po, Ma. Susubukan ko pong kausapin si Doroteo. Merlita. Buti at dumating ka. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siya makita. Sige, halika. Ano ba ang sakit ng anak natin? Ewan ko. Balak sana namin siyang dalhin ni nanay sa doktor eh. Pero wala kaming pera. Bihisan mo na ang anak mo. Dadalhin natin siya sa doktor ngayon. Salamat, Doroteo. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang ama ni Ingo. Papa? Papa?
bago. Anak, huwag ka nang mag-alala. Andito na si Papa. Dadalhin ka namin sa doktor. Bibihisan na kita, anak. Papa? Oh, bakit, anak? Papa, huwag niyo na po ako iiwan, ha? Dito lang po kayo palagi sa tabi ko, please. Kung okay lang sana sa mama mo, babantayan kita hanggang sa tuluyan kang gumaling. Sige, Doroteo. Dito ka muna sa bahay pansamantala. Salamat, Merlita. Gagawin ko to para sa anak natin. Yay! Makakasama ko na uli si Papa. Basta, anak. Makakaasa ka sa akin na hindi kita iiwan simula ngayon. Ayan, gagaan na ang pakiramdamo niyan, anak. Sige na, matulog ka na. Opo, Mama. Ikaw, Merlita, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka na. Ako na ang mag-aalaga at magbabantay kay Ingo. Sige, magpapahinga na ako. Kanina pa rin naman ako inaantok. Merlita. Bakit? Good night. Kumusta na kaya ang anak ko? Mababa na kaya yung lagnat niya? Si Doroteo. Mukhang napagod din sa kakaalaga kay Ingo. Natutulog siya nang walang unan at kumot. Teka, mabigyan nga. Doroteo. Doroteo. Marlita. Oh, eto. Kumot at unan. Salamat. Ako na magkukumot sa'yo. Ayan. Baka malamigin ka niyan. Bukas na bukas pa naman yung bintana. Mahalaga pa rin pala ako sa'yo. Kinagawa ko lang to dahil inaalagaan mong anak natin. Ganun ba? Kumusta si Ingo? Bumaba ng lagnat niya. Sana nga ay tuluyan na siyang gumaling. Merlita, total, gising na rin naman tayong pareho. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Wala na ba talagang paraan para magkabalikan tayong dalawa at mabuo ang pamilya natin? Ayoko nang masaktan ulit, Doroteo. Nangangako ako sa'yo na hindi na ulit kita sasaktan. Minsan na tayo nagkamali. Tama na. Huwag na natin balikan pa. Mahal na mahal kita, Merlita. Sige na, Doroteo. Matulog ka na ulit. Matutulog na rin ako. What can I say to make you change your mind? To have the chance to turn the hands of time back to the days when you were mine. Just give me one more chance for one last time. Papa, abulin mo yung car ko. Ang bilis. Galing naman. Ingo, anak. Huwag masyadong malikot. Baka mabinat ka. Doroteo, huwag mong paguri ng anak natin. Huwag ka mag-alala, Merlita. Ako ang bahala sa anak natin. Merlita, halika na! Tulungan mo muna ako dito sa kusina! Papunta na, Ate Dayang! Oh, maghain ka na. Ito na ang mga plato't kubiertos. Ay, nga pala, kumusta na kayo ni Doroteo? Ayos naman. Porsigido yung asawa mo na bumawi sa inyong mag-ina. Ang totoo niyan, ate. Na-appreciate ko naman yung mga ginagawa niya para sa amin. May pag-asa bang magkabalikan kayo? Ewan ko, ate. Pero mahal mo pa ba siya?
mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero natatakot ako na makipagbalikan sa kanya. Dahil baka iwanan niya kami ulit ni Ingo. Itingin ko naman, mukhang nagbago na ang asawa mo. Sana nga. Alam mo, Merlita, nag-usap kami ni Mama kanina. Pareho kaming pabor na magkabalikan kayong dalawa. Si Ingo kasi, simula nung makasama niya uli yung tatay niya, eh nabuhayan siya ng loob. Alam mo, makakabuti sa bata kung magkakabalikan ang mga magulang niya. Pag-iisipan ko ang mga sinabi mo, Ate Dayang. Ingo, anak, saan mo gustong kumain? Kahit saan po, Papa. Basta't kasama ko po kayo ni Mama. Doroteo, doon na lang tayo kumain. Balita ko, masarap ang palabok nila doon. Tara. Mama, Papa, sandali po. Oh, anak, yan. Pinag-holding hands ko po kayo ni Papa. Ikaw talaga, anak, puro kakalokohan. Hindi po kalukuhan to, Papa. Sige na po, maghawak kamay na po kayo ni Mama, please. Ano, Merlita? Sige na nga. O, ayan, Ingo, maghahawak kamay na kami ng tatay mo. Saya ka na ba? Opo, Mama. Ang saya-saya ko po ngayon kasi sweet na po kayong dalawa. Sana po, lagi ko po kayong makikitang masaya at saka nagmamahalan. Yun ba ang gusto mo, anak? Opo, Papa. Alam niyo po ba, palagi po akong nagdarasal kay Papa Jesus na sana magkabati na po kayo ni Mama, na sana mabuo na po ang pamilya natin. At ito po, natutupad na po yung wish ko. Anak, kasi... Wala naman sigurong masama kung mabubuo ulit ang pamilya natin, Merlita. Sa palagay mo, posible pa yun? Oo. Kung tatanggapin mo akong muli sa puso mo. Ma, sige na po. Please, tanggapin niyo na po ulit si Papa. Ingo, hindi basta-basta yung gusto mo. Tama ang mama mo, Ingo. Ganun po ba? Anak, huwag ka na malungkot. Malay mo, bukas o makalawa eh, maging ganap na buo na ang pamilya natin. So what must I do? Ingo, matulog ka na. Hindi po ako makatulog, Mama, eh. Ma, pwede po bang tabihan niyo ako ni Papa matulog? Kapag tinabihan ka ba namin matulog ng Papa mo, eh, matutulog ka na. Opo. Sige na po, Mama. Sabihin niyo na po kay Papa. O, sige. Doroteo! Halika! Bakit, Merlita? Eh, samahan daw natin si Ingo na matulog. Ano? Gusto mo tabi tayong tatlo na matulog? Sige. Yay! Ingo, dito ka sa gitna namin ng Papa mo. Ingo, nasan ka na? Oh, bakit kaharap ko si Doroteo? Uhoy! Si
sina Mama at Papa, magkadikit na yung mukha habang natutulog. Berlita, anong nangyari? Etong si Ingo, pinagkakatuwaan tayong dalawa. Konti na nga lang po, magkikis na kayo kanina eh. Ay! Ikaw talaga, Ingo, puro kakalukuhan. Oh, Doroteo, bakit kinakatingin sa akin ng ganyan? Ano ba? Huwag kang mag-alala. Maganda ang asawa ko kahit bagong gising. Ano ko ba? Ang gulo-gulo ng buhok ko tapos puro panis na laway pa at puro muta. Ay, kainis. Mama, ayos lang po yan. Tama ang anak mo, Merlita. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Kaya, mahal na mahal kita. Nambola ka pa. Merlita, sandali. May sinulid na nakalawid sa manggas mo. Puputulin ko lang. Ayan, akin na yung kamay mo. Ayan. Itatali ko tong sinulid sa palasinsingan mo. Ayan. Kunwari, sing-sing yan. Merlita, gusto kong sabihin sa'yo na tinatanggap kita bilang asawa ko. At pinapangako ko sa'yo na magiging tapat ako at makakasama mo ako sa hirap at ginhawa. Mamahalin kita at igagalang bilang asawa ko hanggat nabubuhay ako. Doroteo, sandali. Kukuha pa ako ng nakalaylay na sinulid sa manggas ko. Ayan. Doroteo, binubuhol ko rin to sa palasinsingan mo. Sinisimbolo nito na tinatanggap ulit kita bilang asawa ko. Pinapangako ko na mula ngayon ay magiging mabuting asawa na ako sa'yo at paglilingkuran kita sa hirap at ginhawa. Till death do us part. Talaga, Merlita? Oo. Diyos na may gusto na mabuo ang pamilya natin. Doroteo, mahal na mahal kita. Ako rin, Merlita. Mahal na mahal kita. Hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin. Yehey! Love na uli ni Mama si Papa! Halika nga rito, anak. Dahil sa'yo, kaya pinatawad ako ng mama mo. At dahil din naman sa'yo, Doroteo, kaya magiging buo na muli ang pamilyang ito. The best of romances deserve second chances. I'll get to you somehow, 'cause I promise never. TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Lahat po tayo kapwa, lagi-laging merong second chance para isaayos ang ating buhay. Kahit pasabihin mong parang wala nang pagkakataon kasi ang dami mo nang mali eh. Naniniwala po ako, hanggat tayo ay nahinga at hanggat ikaw ay andito sa mundo, yan ang chance na binibigay sa atin para magsimula ulit. Tayong tao lang naman ho ang limitado talaga ang pagkakataon na binibigay sa kapwa natin. Siyempre kasi tao tayo, meron tayong boundaries, may mga limitasyon. Pero si Lord po, habang may hininga ka, chance mo yon na binibigay niya sa atin para magsimula ulit mula sa pagkakamali mo. Sa atin naman na nagagawan po ng pagkakamali at nasasaktan ng mga mahal natin, alam niyo po kung bakit
dapat tayong magbigay ng chance sa mahal natin sa buhay? Bakit dapat tayong magpatawad? Madali lang po ang sagot. Kasi tayo rin po nagkakamali. Tayo, nakakagawa rin tayo ng mga mali sa mahal natin sa buhay. Nasasaktan din natin sila. Pero ni minsan, hindi po tayo pinagkaitan ng Diyos na magbago. Yun na lang po ang isipin natin. At hindi po tayo lugi. Kapwa kung iisipin nyo, lugi ako pag nagpapatawad ako. Hindi po. Kapag tayo ay nagbigay ng chance at nagpatawad, hindi tayo lugi. Alam nyo po kung sino ang pinakamasasayang tao talaga sa mundo? Sila po yung mga taong laging pinipiling magpatawad. Bakit? Kasi pinipili nilang magtanggal ng galit sa kanilang puso. Opo, masakit, di ba? Masakit talaga ang malamangan, masakit ang kaliwain. Pero ano ba talagang pakinabang na nakukuha natin kapag itinatanim natin, pinapatagal natin yung galit sa puso natin? Di ba wala? Nakaganti po ba talaga tayo kapag andun lang, nakaimbak lang yung galit sa puso natin? Hindi. Di ba tayo po ang talo? Kasi tayo ang may dala-dala. Huwag tayong manghinayang kapwa na magbigay ng pagkakataon sa iba, lalo na sa mahal natin sa buhay. Kasi senyales po yan na pagpapalain tayo ni Lord habang tayo ay nabubuhay. At least nagsama po si Doroteo at si Marlita, hindi lang dahil para sa anak, no? Nagsama sila kasi ang ultimate reason, mahal nila ang isa't isa. Yay! My forever! FYI, forever you and I. Di makamove on sa FYI, di ba? My forever pag may sinulid. Pang tinga ko lang yun eh. Di ko alam, pwede lang pang forever yon, di ba? Pang alay sa ano? Oh, grabe ang bastos mo. May sinasabi po sila pag summer. Pang ano da. Oh, di ba? At least, naku, nakakatuwa naman po pag ganyan. Di ba? Lalo ngayon, ang dami-dami talagang balita na naghihiwalay. Hindi lang sa showbiz, sa totoong buhay nangyayari, naghihiwalay yung magulang nyo. Pero huwag kang magwawala ng pag-asa, Ineng, Totoy, kasi kung man hindi naging perfect yung family mo. Alam mo, wala naman perfect na family eh. Marami dyan, ano, nagpupo sa FB na happy family, pero alam mo, sa totoo lang, pag tinignan mo yung bahay nila, yung nangyayari sa loob ng bahay, hindi talaga yung totoong nangyayari. For publicity lang, no? Maniwala ka sa mga na posible, maniwala ka na isang araw, kung hindi man perfect yung family mo ngayon, yung bubuuin mong pamilya, magiging perfect in God's time. Yes. Oo. Ito, pakinggan natin mga VM. Ay, magsenda kayo ng VM nyo, hanapin nyo sa Facebook. Yes, FM Manila. Isend nyo po sa akin yung mga voice messages nyo. I-chat nyo ako, hanapin microphone. And of course, sa Twitter, hashtag TLCTDSChance. And of course, sa Viber, 0915-287-8000. Ito, VM ni Jun Amata. Pakinggan natin si Jun Amata. Hello, Mama Tanya. Masasabi ko lang, ang kapataboran ay hindi yan na pinipili kusang binibigay yan. Pero kailangan lang na tanggapin mo kung anumang ibigay sa'yo, consequence sa second chance na ibigay sa'yo. Sabi nga, walang matigas na dinapay sa mailit na kape. Yun. Tiyagaan lang yan. Tama. Makukuha mo rin yan. Correct. At kailangan mo lang pangalagaan na ng tapat. Mm. Yan lang. Binabati ko nga pala yung mga gumagawa ng baksit, yung mga nananay dyan ng baksit sa Montalban. Ayusin nyo lang. Dideliver natin yan bukas. Apa, sige. Yan lang po. Salamat. Thank you, Sir Jun. Sabi ni Kuya Jun, pagtiyagaan, maaayos din yan. Kasi marami sa atin, pag humingi tayo ng tawad, gusto natin ura-urada. Ha? Nung gumagawa tayo ng kasalanan, dun sa jowa natin, sa asawa natin, sa anak natin, madalian, na? Yan, ang dadali. Kapag humingi ng tawad, madali rin gusto patawarin. Ha? Hindi pwedeng wait lang, mag-amo muna ako, moments of silence. Madami kasi kaya moments. Oo, 'di ba? Sabi nga ni Kuya Junjun, pagtiyagaan, alam niyo po hindi madali po, lalo't pag nangaliwa ang lalaki. Lalaki lang, 'di. Pag may nangaliwa, pag may naging ano, unfaithful, pag merong nakakommit ng infidelity, wow, infidelity. Pag may nangaliwa, ang hirap po niyan, lalo pag sa babae, ang hirap po namin makalimot.
maaari maalala na kahit napatawad na namin kayo, huwag niyong asahan na hindi na namin hindi na namin makakalimutan 'yon, tama ba? Hindi na namin maaalala. Every time po, maaalala naman pag nakikita naman mukha niyo. Di, totoo 'yon. Kaya ano, kung binigyan kayo ng chance magbago, bumalik kayo sa family niyo. Eh, wag naman ho yung expect nyo na hindi na maaalala, di ba? Eh, consequence po yun. Tawag doon consequence, di ba? Consequence. Yun yun. Oo. Ito naman sa Twitter, magbasa tayo. Sabi ni Vicky Bella, may mga taong may karapatan magbigyan ng second chance. Meron ding wala, di ba? Totoo naman yun, makikita mo naman sa tao kung deserving siya. Ngayon, kung ano, hindi mo nakita kasi, oo, tanga ka, sinasabi nila. O hindi mo nakita, pero sa totoo, in totoo, 'di ba? Sino ang lugi kapag inulit niya yung kasalanan ginawa niya? 'Di ba? Oo, niloko kanya, pero sino ang lugi? Yung umuulit sa kasalanan o yung umuulit magpatawad? Sino? Taas kamay! Taas kamay! 'Di ba? Yung umuulit magkasala kasi siya yung nagbibilang ng mga consequences na mangyayari sa kanya. Ikaw, anong consequence ng pagpapatawad? Magagandang blessing syempre. Yun lang yung bilang dito paramihan ng consequence, good and bad. Ito, sa Twitter pa, sabi ni Angelo Solvita, kung binigyan tayo ng chance, dapat nating pangalagaan dahil mahirap ibigay ang tiwala ng isang tao. Yun pa. Pag kayo po'y pinatawad, nga naman, yung tiwala po, yan hindi ho piso. Kung piso lang sana, hayahayang buhay ang tiwala, di ba? Hindi po yan. Yan po talaga precious. Pag nabasag na, nakaw, hindi na ho maibabalik doon sa tunay na itsura niya. Makinig tayo ng VM mula kay... O, maghanap tayo ng VM. Ito, VM ni Jayden Amando. Hello, may time boundaries. May mga limitasyon. Hello, Mama Tanya. Ah. Sana may only chance na lang. Only chance. Ay, Jayden, kung anak. Yun lang po. Opo. Ito. Hindi to ideal, ha. Alam ko yung ideal yung... Huwag mo na yung binibigyan ng chance. Okay na yung dalawa, okay na yung tanga ka na pag pangatlo. Yun, ideal yun. Kapag mahal nyo ho tao, kahit yan ho eh taon-taon nang bababa, eh pag mahal mo, eto sa totoo lang, totohanan, pag taon-taon yan baba, eh pag mahal mo, wala eh. Mapapatawarin mo. Diba? Yun nga daw po pagpapatawad, hindi daw po yan paglimot sa kasalan. Hindi daw po yan pag ano ba yun? Nakalimutan ko. Hindi, yung pagpapatawad po, pagbibigay mo yan ng permit ulit na saktan ka ulit niya, yun daw po yung totoong ano eh, na realidad na, na kahulugan ng pagpapatawad. Binibigyan mo ulit siya ng karapatan na saktan ka ulit niya. Yun po yung katotohanan. Wala tayong magagawa. Yun na nga, yun eh. Nabasa ka lang yun. Huwag kayong ano dyan. Wow. Oo. Ito si John Mar Morata. Hello po, Mama Tanya. Hindi po masamang magpatawad kung deserving naman po sa taong papatawarin. Binabati ko nga po yung mga trabaho ko dito sa Eurotex Malinis, pati yung mga trabaho namin dyan sa Bulacan, Eurotex. At shoutout nga po pala sa nagdakaw ng preno ng bike ko. Mabuhay ka, kuya. Kuha ko lang sana si Jopel Pajares. Ay, hayahay ang buhay. Hay anak ko, Bryden. Love you. Shoutout nga daw po pala sa nagdakaw ng brake ng bike niya. Nakakatusok po yun, lagot ka. Lagot ka, ninakaw mo, kuya. Grabe ka naman, di mo pa sinama yung buong bike. Namili ka pa ng ano, parts. Tindi mo, wow. Ang tanga mong magdaka. Namili ka pa ng parts. Tinaga mo pa tanggalin, ang galing. Ito naman, VM ni Donna Castañeda. Hello po, Tanya Chinita. Ang second chance po ay binibigay lang po yan sa taong karapat-dapat. Hindi po, kailangan po pag binigyan ng second chance, okay. Kailangan po hindi po natin sayangin dahil yun po ang pinakamalagang bagay na maibibigay sa atin ng taong mahal natin pag nagkamali po tayo. Yun lang po. Yun lang po. Binabati ko po yung baby ko. Hi, baby. Love you. Hello. Salamat. E naman si, ano, John Boris. Pakinggan natin. Magandang tahan mo, Tanyag. Tanya, hindi Tanyag. Nanduduktong ko ngayon ng pangalan, ha. Popular rapper. Tanya yung pangalan ko. Joke lang. Si kuya, may topak. Tumana to sa akin. Ano ba yan? Siguro ko nang nakaw ng break ng bike. Kaya ka natatawa. Ito si Jason Pakaw.
Hello, Mama Tanya. Masyado pa ako na-relate. Kasi ako rin po, humingi rin po ako ng second chance sa partner ko. Kaya, ang second chance, pag pinigay mo sa'yo, kailangan talagang baguhin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung taong yes. Serving o yung taong hiningan mo ng second chance. Yan lang po. Papabati na lang din po dito sa pagkakalit ka marinis natin. Sige. Ay, thank you po. Salamat. Yan. Hello po. Salamat. O, pag daw pag binigyan tayo yung second chance, huwag nang sayangin. Ikaw eh, galingan nyo na ho, pagkapangalawang pagkakataon nyo na sa asawa nyo, galingan nyo na magpabebe na kayo. Oo, hindi ho lahat ng misis o ng mister, eh, nagpapatawad. Kaya swerte mo, pag napatawad ka, diba, kaway-kaway sa mga nagpapatawad dyan. Oo, eto. Sabi naman, sa Twitter, magbasa tayo, Twitter. Sabi ni Abby, kami mga babae, malakas ang memory namin, lalo sa mga nagawa niyong kasalanan. Haha, yan. O yung mga lalaki din, malakas din memory nila. Tayo mga babae, ano, malakas din memory natin, pero malakas din tayo magpaalala. Yon. Ang mga lalaki, malakas din memory nila, gawa lang ng pinagkaiba, eh hindi sila paalala ng paalala katulad natin, di ba? Alam naman natin, masalita tayo. Rewind tayo ng rewind. Oo. Sa Twitter pa rin, sabi ni Karina Bautista, depende sa taong binigyan ng chance, kaya wag sayangin pag nakuha na ang second chance na minimithi. Yun, tama. Ito. VM naman mula kay Chair Seal Tasituba. Love you, Mama Tanya. Mwa. Love you. Yun, nag-love you. Ang sweet naman. Well, John Olila. Pa. Pag kayo pa pinatawad, na naman yung tiwala ko, yan yung iyong piso, kung piso lang sana. Ano yun? Hanap pa tayo. Marami pa dito. Si Jean Barsub. Ay, dede. Aunty Angeline Landero. Magandang tanghali, Miss Tanya. Tama naman po. Sana naman mapatawad na ni Marlita si Doroteo kahit para man lang sa anak nila. Kasi hindi naman natutumbasan ng ibang tao yung pagmamahal ng isang ama. Tsaka, ito naman si Doroteo. Sana naman pag pinatawad na siya ni Marlita, eh, huwag niya nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa kanya. Yun lang po, pahay sa family Santos and then their family, sa sawat anak ko, kay Lolo Efren ko na nasa probinsya ngayon. Yun lang po, thank you. Thank you! Ito naman sabi sa Viber ni Maki. Hi Tanya, if she or she deserves a second chance, prove it first. If you really love the person, may hayop lumilipad sa mic. Prove that you worth of it. Ouch Tanya, napaiyak ako this first time that I listened to your radio show. Tagalog. Natouch po ako at di ako nagkamali na makinig. I miss my two kids. Thanks for this great radio show. You deserve to be number one. More power to come. Congrats in advance. Kasi po, kaya ako naiyak. Kasi po, may nagawa po ang mali. Napaisip po tuloy ako. Sorry. Okay lang po yan, kuya. Huwag ka nang sad. Oh, dapat happy. Si Jobs Pakom, may VM din. Hello. Good afternoon, Mama Tanya. Good afternoon din, opo, class. Ganito po kasi, kapag ang lalaki o kaya babae gumagawa ng kasalanan na paulit-ulit lang, mahirap magbigay ng second chance pag mga ganun. Pag paulit-ulit? Oh, eh, dapat. Kapag magbigay ka ng second chance, isipin mo rin ng mabuti kung dapat bang pagbigyan. Yan lang po. Salamat okay po. Kuya. Opo. Sige po. Recorded. Salamat kuya sa paalala sa aming lahat ng ating mga kapwa Pilipino nakikinig sa buong mundo kapwa. Yes. And of course, salamat sa ating mga nag-VM, nag-Viber po, nag-send ng vibe, nag-text, nag-comment. Salamat. Thank you so much sa lahat ng nakarelate na touch. Thank you po. Sa lahat ng laloka, thank you din. Salamat sa suporta nyo. And of course, bukas ulit abangan ang panibagong storya. Salamat sa ating mga nagsiganap, Doroteo, Christopher Love Radio Manila. Salamat kay Dino, Rico Pañero, Yes FM Manila, Marlita Caracariñosa, Yes FM Manila, si Dayang, Rakitera, Love Radio Manila, si Ingo Lalabanderas, Yes FM Manila,
Mother Rica Hera ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Krishna Senga, Sound Engineer Jason Sagun, Musical Score Danny Frias, directed by Missy Hista. Bukas ulit, oo, primetime drama abangan kapag alauna na TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Nakapiling niyo po mula sa Yes FM Manila DJ po na may T, Tanya Chinita, na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon, isang upang dramahan, isang upang iyakan. At kapag alauna na, yes, 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 drama na para hayahayang buhay. The Drama Special TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito.